Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Jessa, isa sa mga kwintista at on-the-job trainee na nagmula sa Camarines Sur Polytechnic Colleges. At narito ako ngayon upang mabigay sa inyo ng isang kwento na tiyak akong papupulutan nyo ng aral. Pero bago ako magsimula, mayroon muna akong mga katanungan. Mga bata, nagkaroon na ba kayo ng isang laruan? Wow! Masaya ba kayo sa mga laruan na natatanggap ninyo? Tama! Kailangan talaga nating makontento, maging masaya, at magpahalaga sa kahit anong bagay na ibinibigay sa atin. Ang ating kwento ay tungkol sa pagtuklas at pag-eksperimento ng mga laruan na pinamagatang ang Mahiwagang Laruan na isinulat at iginuhit ni Prof. Montillaro. Hatid sa atin ng Let's Read of the Asian Foundation. Tara na at simulan na natin ang kwento. Sina Neri at Luis ay sabik nang makita ang kanilang Tita Susan na galing sa lungsod. Si Tita Susan ay isang scientist at lagi siyang may dalang mga laruan para kina Neri at Luis. Tita Susan, may pasalubong po ba kayo para sa amin? Tanong ng mga bata. Oo naman, nakangiting sagot ni Tita Susan. Binigyan niya ang bawat bata ng tig-isang maliit na kahon. Binuksan ni Luis ang kahong natanggap. Ito ay isang laruang kotse na gawa sa bakal. Wow! Sabi ni Luis. Salamat po! Walang anuman, sagot ni Tita Susan. Ito ay gawa sa bakal. Ang husay! Bakit mahalaga na ito ay gawa sa bakal? Tanong ni Luis. Makikita mo, misteryosong sabi ni Tita Susan habang pinapanood ang pagbubukas ni Neri ng kanyang pasalubong. Sa loob ng kahon, natagpuan ni Neri ang dalawang perasong makintab na metal na magkadikit sa isa't isa. Ano kayang klaseng laruan ito? Tanong ni Neri. Dahan-dahang hinila ni Neri ang dalawang piraso ng metal, papalayo, ngunit mahigpit ang pagkakadikit ng dalawang ito sa isa't isa. Pagkatapos, sinubukan niyang paikutin ang parehong metal at gumalaw ang mga ito. Kakaiba ito, naisip ni Neri, sana hindi ko ito masira. Nang bitawan niya ang isa sa mga piraso nito, bumalik ito sa dati nitong posisyon. Hindi! Mayroong mas mahusay na paliwanag dito. Pero, ano? Napansin ni Luis na nakatitig si Neri sa bago niyang laruan. Ano ang mga ito? Tanong niya. Ano ang nagagawa nila? Hindi ko alam, sagot ni Neri. Sinusubukan ko ring alamin. Umupo si Luis sa tabi ni Neri at inilapag ang kanyang laruang sasakyan na hindi kalayuan sa dalawang perasong metal ni Neri. Nang bigla na lamang, mag-isang gumalaw ang kotse papunta sa dalawang perasong metal na nasa mesa. Ang kotse ay umandar papalapit at dumikit sa dalawang peraso ng metal. Inilayo ni Neri ang kotse mula sa dalawang metal. Nakita niya na muli itong dumidikit sa dalawang metal. Para bang may isang hindi nakikitang puwersa na hinihila ang kotse at mga piraso ng metal. Iniisip ko kung may iba pa bang didikit sa mga metal na ito, sabi ni Neri. Alamin natin, tugon ni Luis. Agad siyang umalis sa kinauupuan nila at nagsimulang kumuha ng mga bagay mula sa loob ng bahay. Bumalik si Luis na punong-puno ang mga kamay ng mga bagay na pwedeng subukan para sa kanilang laruang metal.
una nating subukan ang aklat, sabi ni Luis. Inilapit niya ang aklat sa dalawang perasong metal, pero walang nangyari. Subukan naman natin itong susi, sabi ni Neri. Habang inilalapit niya ang susi sa mga metal, nararamdaman ni Neri na tila hinihila ng mga metal ang susi papalapit sa mga ito. Binitiwan ni Neri ang susi at dumausdos ito sa mesa patungo sa mga metal at dumikit. Gumana ito! Sumunod, inilapit ni Luis ang isang rolyo ng sinulid sa dalawang perasong metal, ngunit walang nangyari. Pumunta si Tita Susan sa labas at pinanood ang mga bata habang sinusuri nila ang mga bagay-bagay. Nakikita kong gusto mo ang mga magnet, sabi ni Tita Susan. Naisip mo ba kung paano sila gumagana? Kapag inilagay namin ng laro ang kotse at isang susi malapit sa kanila, parang may pwersang humihila sa mga ito para magdikit, sagot ni Neri. Ngunit, walang nangyayari kapag sa libro o sinulid idinikit ang mga metal. Kayo ay mga matatalinong scientist, sabi ni Tita Susan. Gumawa kayo ng experiment. Ngayon, ano ang pagkakapareho ng laro ang kotse at ng susi? At paano sila naiba sa libro o sinulid? Tanong ni Tita Susan. Nag-isip sandali sina Neri at Luis habang bumubulong. Metal! Sigaw ng dalawang bata. Ang laro ang kotse at susi ay gawa sa metal. Tama, sabi ni Tita Susan. Ang mga magnet ay maaring dumikit sa ilang uri ng metal. Ngunit, hindi sa iba pang bagay. Ito po ba ang ginagawa mo sa inyong trabaho, Tita Susan? Tanong ni Neri. Maglaro ng magnet at laro ang sasakyan? Oo, at mga libro syempre, sabi ni Tita Susan. Ngunit, ang magnet ay hindi gumagana sa libro, sabi ni Luis. Hindi, ngunit maaari mo pa ring buksan at basahin ito, sabi ni Tita Susan. At sila ay nagtawanan. Kaya mga bata, tulad ng nasa kwento, kailangan din natin alamin at madiskubre ang mga bagay-bagay sa ating paligid upang magkaroon din tayo ng dagdag kaalaman tungkol sa iba pang bagay at malaman din natin ang kahalagahan at silbi ng mga ito. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Palagi nating tatandaan na sa likod ng bawat paglalaro ay may mga daan na naghihintay na maaari nating matuklasan at pag-aralan. Huwag kakalimutan na mag-follow, like, at subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tiyak kapupulutan nyo ng aral. Muli, ako si Ate Jessa. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!